John Lui here, and welcome back to The Racing Lion. And today we are going to share to you the different riders, mechanics. Because of their passion for motorcycles, they were able to reach greater heights. And today we are going to Davao City and talk to Mr. Cherevets Dimano. This segment is presented to you by... Ako po si Zorovic T. Dimano, also known as Tabo D. Sa Facebook account ko, Tabo D Works. Kaya ako naging Tabo D, yung name ko. Yung Tabo, Tabo noon yun, middle name ko. Then yung D, Dimano. I-combine ko kaya Tabo D. Kaya ako naging Tabo D Works. Parang ano eh, jack of all trade ako kasi simula sa pag-modify ng makina, mekaniko ako and certified mechanic talaga ako. Nag-aaral ako noon sa Toyoso Technical Institute, graduate ako doon and specialized ako sa ano, engine, yung course na kinuha ko. Nag-aaral din ako ng electronics noon, graduate ako sa ICS. Yung International Correspondence School, marunong din akong building, kumbaga steel fabrication, yun, mag-assemble ng mga sidecar, yung mga cross cab, yung mga ganun, yung sa mga sasakyan, bodybuilder, hanggang sa dumating ako sa Bureau of Customs, nagtrabaho ako doon, kaya ako naging customs broker processor kasi yung bayo ko kasi dati ano yun, customs broker siya, license. Ginawa niya akong driver noon hanggang sa nag-retire na siya, ako na lang ang naiwan. Hanggang ngayon, customs processor ako sa customs. And then pagka Saturday Sunday kasi wala akong masyadong ginawa, ginawa ko yung paglibang ko sarili ko, saan ako masaya, yung pag-drag race, ganun, yung pag-racing. Kasi bata pa ako, mahilig na ako sa ano, two wheels talaga, yung motor, ganun. Actually kasi, nagsimula ako noon, bikers talaga ako, yung freestyler. And then hanggang dumating ako sa ano, sa motor, nahiligan ko yung motor. Hanggang sa na-apply ko yung pagiging mekaniko ko, electronics ko, electrician, welder, pag-modified, pag-repaint ng motorsiklo. Mahilig ko talaga ako sa motor. Yung motor ko, pinakauna kong motor, Honda Wave Alpha. Pinaganda ko yun. Ginastuhan ko talaga. Nung nakakita na ako ng competition ng circuit racing, yung racing line. Isip ko, gusto ko makapasok, gusto ko maging rider, gusto ko pasukan yung industriya ng racing. Yung pang-show ko na Honda Wave Alpha, ginawa ko yung pang-circuit. Kasi nakikita ko noon, kategory ng mga sa circuit, mga Honda yun, Honda Wave, ganun. Chimpo, Honda Wave din yung motor ko. Mas ginusto ko talaga yung circuit racing kaysa yung pagandahan ng motor. Kaya yun, yung pinakauna kong sinalihan ng circuit racing dito sa lugar namin sa Turil. Nainganyo ako. Siyempre, natural naman yun. Pinakauna mong sali sa racing, hindi ka naman talaga sabihin natin na the champion ka, magra-rank ka. At least may experience ako. Before mag-racing kinabukas, hindi ako makatulog. Kasi excited eh. Sunod-sunod na yung karera na sinalihan ko, bawat may circuit racing, yung the racing line, sumasali talaga ako. Hindi naman sa yung mahusay talaga, expert talaga. And may ipagmalaki din as a rider yung sa circuit. Nakakuha din ng mga trophy, yung mga rank, ganun. Hanggang sa kinuha ako ni team manager namin si Sir Nel sa Cebu. Hindi ko makalimutan yun. Ayun, pinakauna kong team na pasukan, kinuha ako. Okay naman yung performance ko. Hindi ko naman sila napahiya. Nakakuha na rin ako ng mga rank. Siguro mga rank 2, rank 3, rank 4. Yan lang yung mga kakaya ko. Hanggang sa sunod-sunod na yun, naging circuit rider talaga ako. Doon ako na umpisa na kilala. Hanggang dumating yung panahon na nag-uso na yung drag race, huminto ako sa circuit kasi gusto ko drag racing na naman kasi hili ko talaga yung karera na pasukan ko yung drag racing. Diyan mo ilalabas kung yung kakayahan mo, tatalaninuhan mo sa
pag-modified ng makina para lumakas, yun, nasa-challenge talaga ako dun kung paano palakasin yung makina. Actually, yung sa makina, ako lang ang nagsiset up yun, design ng motor, drag bike. Sarili ko yun, 100% Tabody Works, hindi ako nagpapadala ng mga pisa sa ibang lugar, sa ibang team, para lang lumakas yung motor ko. Kumbaga, pinakita ko yung nalalaman ko sa pag-aaral ko, yung makakaya ko talaga, isa challenge ko talaga kung paano palakasin yung makina, sarili ko talagang gawa. Kaya nung naka-medyo nakaipon ako, bumili ako ng Raider. Hindi pa ito, ganito yung forma, yung Raider ko. Stock lang lahat. Nabili ko si Kanhan. Maganda na siya. Naka-chrome na siya kasi hilig ako sa chrome eh. Hindi ko man ito kinaakala na maging ganito yung Raider ko. Bawat sali ng motorsyo, mag-upgrade ka dapat. Kasi pag hindi ka mag-upgrade, talo ka. Yung kalaban mo kasi, bawat competition, may bago. Yun, yung may bagong design, bagong technology. Pag ikaw naman, ito yung design mo ngayon, next competition, ganun pa rin sa iyo. Yung kalaban mo, iba na, upgrade na. So, talo ka. Kaya doon, itong motor ko, naging twin carb, dalawa yung carb, hanggang sa umabot sa hubless. Ito na yun. Harap tsaka likod. Dalawa din yung muffler niya. And then, yung design ng pintura, airbrush lang. Yung sa concept ng motor ko pala, dito nga side, Optimus Prime. Yung dito naman, Bumblebee. Nahiligan ko kasi yung pelikula na Transformer. Kung magtatanong kayo kung tatakbo ba ito o hindi, tatakbo talaga ito. 100% tatakbo ito. Pili ito. Kaya hanggang sa sumikat ng ngayon, latest ngayon, Thailand look yung konsepto ng mga motor. Nakaipon na naman ako. Paglabas ng bagong modelo ng Raider FI, yung Raider FI ko, Thailand concept na yung design niya. Kumbaga, pinaka worst experience ko, umabot ako sa time na nabalian ako. Naisip ko, yun talaga yun. As a rider, mechanic, mahilig sa racing, hindi talaga may iwasan natin na abot talaga sa punto. Nabali yung buto ko, yung sapa ko, yung kaliwa. Nangyari ito, yung pinasukan ko yung drag racing industry. Yan. Hindi ko in-expect na ganun kalakas yung motor ko. Tumalon ako, iniwan ko yung motor. Hindi dahil dito sa hilig ko sa pagmumotor, dadami yung mga friends ko, naging kilala ko. Gusto nga pala pasalamatan, unang-una yung rider ko, si Kenji-san, si Kinard, sila MacArt Kubay Kuluma, si Junjun, si Paul Jan, si Tonton. Yung mga taong pinaka-umpisa ko hanggang ngayon, dyan pa rin sila. Napakaraming salamat po sa inyo. Kung dahil tayo sa inyo, wala po ako ngayon dito. Yung pangalan ko, hindi po makikilala kung hindi po dahil sa inyo. Pinakapasalamatan ko talaga kung bakit ako umabot sa ganito. Hindi ko makakalimutan nga si Sir Nel sa Cebu, yung team manager namin. Sir Nel, maraming salamat po. Sina Brian Alterado, sila Ninyo Kabatingan, sila Manoy Leo, sa mga ka-team ko, teammate ko. Si Dinjan, si Mangan, si Kene Ombina, si Bimbo Durango, yung team Toril. Basta Toril, maging sa karera, drag race, pagandahan ng motor. And siyempre naman, pasalamatan ko si Ruchi La Rosa. Napakalakas yung suporta niya sa pagiging rider ko, sa pagpasok ko sa racing industry. Napakaraming salamat talaga. And sa mga chikiting ko, malaking biyaya talaga yun, yung suporta nila sa akin. At ang hindi ko malilimutan sa lahat, the racing line. Hindi ako nakikilala o hindi ako nakapasok sa the racing line. Salamat po. Follow nyo lang ako sa Facebook account ko, Tabody Works, sa Instagram, YouTube channel. Yung sa YouTube channel ko, isang vlog pa lang yun. Medyo matagal na hindi ko pa nasundan. Kasi sa sobrang busy ko eh. And yung shop ko, located at Jupiter Street, Sapa, Cruising Bayabas, Toril, Davao City. Tabody Works. Team Tabody. Salamat po. We are Tabody Racing Team. Share our passion. We use
the latest lubricant technologies to keep your industries running. Barrel gives you the performance you want, the efficiency you need, and the value you deserve. Barrel Lubricants, we're your total lubricant solutions partner.